Shoutout kay Katsakino Dokusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin. Ite-trade na nga ba ng Barangay Ginebra itong si Japet Aguilar? Medyo nababatikos ngayon si Japet kung nagbabasa kayo dito sa social media dahil hindi rin maganda ang naging performance dito sa Gilas Pilipinas. Hindi rin nito natulungan itong si Junmar Fajardo na kinakailangan sana ni Junmar lalo na at na-injure si Kai Soto. Pero sabi nga nung iba, hindi natin masisisi itong si Japet dahil siya nga ay nagretiro na sa international competition. Napilitan ang kunin niya ni Coach Tim Cone dahil walang ibang available na big man dahil si AJ Edu ay injured rin. So sa ngayon, ang tanong natin kung ito ba ay pwede makaapekto yung performance ni Japet sa pananatili niya sa Barangay Ginebra. May mga nagsasabi na baka panahon na para i-trade ng Ginebra itong si Japet Aguilar at kumuha ng mas batang big man. For example, posible na i-trade daw itong si Japet dito sa Terra Firma kapalit ni Isaac Go o di kaya naman iti-trade dito sa Blackwater para doon sa first round draft pick nila para makuha ng Ginebra itong si Kai Balungay. Hindi pa natin natitiyak kung matutuloy nga ito, pero sa tingin ko naman itong si Japet Aguilar ay hindi yan basta-basta pakakawalan ng Barangay Ginebra dahil alam naman natin sa height ni Japet Aguilar, yan ang kinakailangan mo sa isang basketball team. Lalo na ngayon, parami na parami yung mga big men na sumasali sa PBA. At syempre ang Barangay Ginebra hindi naman papahuli dyan. Kaya sa tingin ko, hindi nila ite-trade itong si Japet Aguilar. Pero if ever na magdesisyon ang management na i-trade itong si Japet, sa tingin ko ang mangyayari dyan ay kinakailangan nila na kumuha na isa rin big man na pwedeng ipalit dito para masiguro na hindi sila masyadong maapektuhan yung kanilang front court. Ang San Miguel Beer pala ay kinakausap na itong Phoenix Jewel Masters kung posible na makuha nila yung draft pick nito dahil isa pala yan sa mga tinitignan ngayong options nitong SMB para magkaroon sila ng additional na mga options pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. Sa ngayon kasi, itong San Miguel Beer daw bukod dito sa mga trades ay tinitignan nila kung makukuha nila yung pang draft pick ng Phoenix dito sa pang number 4. Yung kasing sa number 3 ng Terra Firma, baka sa Barangay Ginebra yan ibigay para makuha nila itong si Kaylan Tiongson o si Cedric Fairfield. At yun ang mag number 2 ng Blackwater. Medyo mahirap makuha yan syempre dahil iyan ay nandito sa kampo ng MVP group. Kaya baka ang tinitignan ng San Miguel Beer ngayon ay itong sa Terra Firma dito sa Phoenix Jewel Masters. Ang importante dito kinakailangan maganda ang i-offer ng San Miguel dahil independent team ang Phoenix so hindi yan magpapalugi sa mga trade. Ang pwedeng ibigay ng San Miguel Beer siguro dyan itong si Simon Enciso at itong si Jeron Teng. At pwede rin siguro na itong si Chris Ross ay ilako ng SMB. Ngayon kung ayaw pumayag ng Phoenix depende yan sa management kung dadagdagan pa nila yung offer. Pwede nilang i-offer itong si Mo Tautua. Yun nga lang, medyo risky. Dahil kung makuha ng Phoenix si Tautua, walang katiyakan na makukuha ng San Miguel si Balungay. So baka wala silang makuha ng big man na pampalit na siyang problema nila ngayon. Kaya sa tingin ko, ang i-offer ng San Miguel Beer dyan, itong si Manuel at si Enciso, at baka isama itong si Chris Ross. Pero yung ibang players, baka hindi na. Ito si Rodney Brondale, posibleng ibigay yan sa Phoenix. Kaya abangan na lang natin kung sino ang i-offer ng San Miguel Beer sa kampo ng Phoenix para makuha ang draft pick nito.